Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Sa ngalan po ng mga paring naglilingkod dito sa Pambansang Dambana, kayo po ay aming wine-welcome dito sa National Shrine of Saint Padre Pio, City of Santo Tomas, Batangas. Malugod po namin kayong inaanyayahan na makilahok din sa mga pagdiriwang na ginagawa dito sa Pambansang Dambana, lalo na po sa darating na 137th birthday ni Santo Padre Pio sa May 25. Kanya pong 137th birthday, at ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ay ang Cardinal from India, Cardinal Pula, kasama ang Arsobispo ng Lipa, Archbishop Gilbert Garcera, at ang Obispo ng Caloocan at President ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Bishop Virgilio Ambo David. Magkita-kita po tayong lahat sa 137th birthday ni Santo Padre Pio, May 25. Ang panahon daw po ng Easter ay panahon ng pagpapahayag ng Diyos sa iba't ibang pagkakakilanlan. Noong ika-apat na linggo ng Easter, nagpakilala po ang Diyos bilang mabuting pastol. Tayo ang kanyang tupa at siya ang ating pastol. Noong nakaraang linggo, siya naman ay nagpakilala bilang bagin or vine, at tayo ang kanyang mga sanga o branches. At ngayon namang linggong ito, nagpapakilala ang Diyos bilang Diyos ng pag-ibig. Ang nagpapanatili at nagpapalalim sa relasyon ng tupa at ng pastol at ng vine at branches ay walang iba kundi ang pag-ibig. Upang tayo'y mamunga bilang mga sanga ng vine na si Kristo, kailangan natin ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Salitang madaling maintindihan, dahil karanasan nating lahat ang umibig. Pero mahirap isabuhay ang tunay na kahulugan, lalo na kapag inilapat natin sa buhay natin bilang Kristiyano. Kaya nga, nangangailangan ito ng paglilinaw at pagpapaliwanag. Yan ang tema ng ating mga pagbasa ngayong linggong ito. Ang pag-ibig. Love means different things to different people. Ang pag-ibig po ay iba't iba ang kahulugan sa iba't ibang tao. Sa mababaw na pagpapakahulugan, pwedeng love can be simply gusto or like, as in gusto ko or I love to eat kwek-kwek or street foods today. Pwede ring I love to go swimming this coming weekend. Pwede pong ganyan. Ang ibig sabihin din ay pag-ibig, pero simply experience. Ano lang to, gusto or like? On a deeper level, ang pag-ibig ay pwede ring ang malalim na namamagitan sa dalawang nagmamahalan, as in romantic love. Namamagitan sa dalawang mag-boyfriend or mag-girlfriend. Namamagitan sa pagmamahalan ng mag-asawang patuloy na sinisikap maging tapat sa isa't isa. It could also mean the love that exists between a mother and her children, or the love between a father and his only son.
Pwede rin pong ganyan ang pag-ibig. Kaya it means different things to different people. But in the profound sense, love could mean or can mean ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig na hindi marunong magtangi. Ang pag-ibig na handang mag-alay ng buhay sa iba, katulad ng kanyang ginawa para sa atin. A love that is unconditional. A love that is sacrificial. This kind of love is what His disciples and apostles are invited to witness and live. At doon tayo inaanyayahang lahat ang magmahal ng tunay upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Meron bang pagmamahal na huwad? Yes, meron po. Meron ito in the guise of true love or Christian love, kaya tayo ay pinapaalalahanan. Kaya ang simbahan ay nililinaw ngayong linggong ito. Ano ba yung tunay na pagmamahal na magiging kalugod-lugod sa Diyos? At yan ang sisikapin nating isa buhay, hindi lamang bilang tao, kundi bilang Kristiyano. Merong mga kapwa natin Kristiyano na sinasabing nagmamahal, pero makasarili, selfish or narcissistic or even abusive ang kanilang pagmamahal. Paano mo sasabihin nagmamahal ka kung sinasaktan mo ang iyong anak o ang iyong asawa physically, emotionally, or verbally? Hindi pagmamahal ang tawag doon. Abusive love ang tawag doon. A love that has no respect for other people is not true or at the most Christian love. It is selfish or abusive love. If not at all, narcissistic. Kapag sinasabi mong nagmamahal ka, pero inaalipin mo o inaalipusta mo ang malalapit sa iyo, o ginagamit sila para sa ikalulugod mo at ikatatanyag mo, hindi pagmamahal ang tawag doon. Ang tawag doon ay manggang pagmamahal. Kapag ganito ang iyong pagmamahal, ikaw ay mangga. Alam niyo kung bakit mangga? Napapangiti kayo. Manggagamit ang tawag dyan. At maraming mga Kristiyanong mangga. Kailangan lamang at nagpapakita lamang ng pagmamahal kapag magagamit ang isang tao o ang isang kaibigan. Pero kapag nakuha na niya ang kanyang gusto, wala na. Kaya ang tawag doon ay mangga, manggang pagmamahal. At yan ay huwad na pagmamahal at maraming Kristiyanong ganyan. Kung magmahal ay may kondisyon, mamahalin kita, pero ito ang kapalit. Magbibigay ako ng sarili, pero ito ang ibabalik mo sa akin. Mausisaan mo, mas malaki pa yung naibigay mo kaysa sa ibinigay niya. Mausisaan mo, ubos na ang sarili mo dahil sa kanya. Yan ang klase ng pagmamahal ng mga taong mangga, manggagamit. At hindi yan pagmamahal ng isang tunay na Kristiyano. When you take advantage of other people's weakness to advance your own motives, to promote yourself, narcissistic love ang tawag doon. When you manipulate other people, nagpapaawa ka para makuha mo ang atensyon ng ibang tao, kahit ikaw ang siyang mali, o ginagawa mong sinungaling ang ibang tao para lang ikaw ay maging bida, that is narcissistic to the max, or narcissism to the max. Ang pagmamahal ng tunay na Kristiyano ay hindi ganyan. It is neither selfish nor abusive.
not even narcissistic. It is beyond romantic love. And it is in its deepest level, it is sacrificial and unconditional. Kung kaya mong unawain nang walang paghuhusga ang kahinaan ng iba at nagtsatsaga kang pakisamahan sila, yan ang halimbawa ng Kristiyanong pagmamahal. Yan ang pagmamahal na kalugod-lugod kay Kristo. Pagmamahal na natutuwa ang Diyos. Kung sinisikap mong huwag makilahok sa tsismisan ng iyong mga kapitbahay na mimosa, dahil naniniwala kang paninirang puri ang kanilang ginagawa, at dinidisiplina mo ang iyong sariling huwag maging sanhi ng pagkakalat ng mga mali at mga mapanghusgang impormasyon laban sa iba, lalo na at hindi naman verified at pawang haka lamang ang kanilang sinasabi, ang iyong pagmamahal ay pagmamahal ng isang tunay na Kristiyano. Kung sinisikap mong mahalin at patuloy na unawain ang taksil mong asawa sa kabila ng kanyang panluloko, kung patuloy mong tinatsaga na akayin ng iyong anak na matigas ang ulo, ayaw makinig sa iyong pangaral, at inaakay mong maabot ang kanyang pangarap kahit puputok na ang dibdib mo, that is unconditional and Christian love. Kung iaalay mo ito at ginagawa mo ito alang-alang sa iyong pananampalataya. Ang tunay na Kristiyano ay nagmamahal ng tunay ayon sa diwa at turo ni Kristo. Ito ang kanyang sinisikap na isabuhay araw-araw. A love that is patient, kind, does not envy, does not boast, not proud, does not dishonor others, not self-seeking, not easily angered, keeps no record of wrongs, does not delight in evil, but rejoices with the truth, always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 1 Corinthians verses 4 up to 7. In two words, ang pagmamahal na inaasahan sa atin bilang binyagan na kung tawagin ay Kristiyanong pagmamahal ay sacrificial and unconditional. At yan ang inaasahan sa atin na isa sa buhay natin sa mundong ating ginagalawan. Kung nagagawa mong magmahal ng ganito, congratulations sa iyo. God has this message for you. Do not give up. Persevere. Pero kung ikaw ay magmahal, kung magmahal ka ay ikaw ay katulad ng mangga, o kung ang pagmamahal mo ay mangga, God has also this message for you. Pray, hope, and do not worry. He is inviting you to take up the challenge. The chance is yours now.